Coach Tim Cone sobrang dismayado sa pinakitang laro ni Tony Bishop nung Manila Clasico at hindi raw siya ramdam nung crucial moments. At ayon sa kuliglig, namura pa nga daw ni Tim Cone sa dagaw itong si Tony Bishop. At Cliff Hodge, sinadya daw palang sapukin sa mukha itong si Keith Jimenez dito sa debut game niya dahil may galit daw pala siya dito. Ano naman kaya ang dahilan? Bakit nga ba nagawa talaga yun ni Hodge dito kay Keith Jimenez? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-O-Sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Hindi nga maiwasan na madismayan ni Coach Tim sa pinakitang performance ni Tony Bishop nung second half ng laro dito sa Manila Clasico. Lalo na nga nung mga crucial moments ng Ginebra. Dahil kung saan kailangan nga nila ng puntos ay hindi nga daw ito nabigay ni Tony Bishop. Nalimit nga lang din kasi siya sa 20 plus points nung natapos nga ang game at hindi nga daw yun nagustuhan ng mga fans at lalo na ng management. Pero para sa akin mga ka-O-Sports, understandable pa din naman yon kasi second game pa nga lang ni Bishop being Ginebra at maaring na-shock nga din siya sa crowd that game at na-out focus sa crucial moments. Halos hindi na nga naramdaman talaga si Bishop ng fourth quarter dahil more on locals na ang gumagawa ng puntos, mapa-opensa at depensa. Kaya may nagsasabi nga na parang hindi daw maaasahan si Bishop pag crucial moments. Kaya hindi nga maiwasan na makumpara nga na naman dito ni Bishop kay Brownlee. Dahil pag kailangan daw nila ng puntos, ay nag-take over nga talaga si JB sa kanila. At alam nga din yan na kung kailan nga dapat ma-involve ang teammates niya. Pero nung naobserbahan nga si Bishop kontra Magdolia, na masasabing importanteng game nga din para sa Jeans dahil Manila Clasico nga ito. Naninibago pa nga siya sa mga kampi niya. At nandun pa yung kaba at medyo natataranta pa siya pag last minute na ng laro. Siguro out of familiarity na din sa mga kampi niya kasi nakakailang practice pa nga lang siya sa team tulad ng sabi ko kanina. Unlike kay JB na kahit limitado ang ibigay sa kanya para makapag-practice, nakakapag-adjust nga agad siya sa mga kampi niya. Kaya may rumors nga mga ka-O-Sports na hindi daw maiwasan na mainis ni Coach Tim sa nangyari. Dahil hindi daw yun ang inaasahan niya kay Bishop nung last quarter. Nabigyan naman siya ng playing time at hindi nilabas. Pero halos wala na daw siya na-contribute nung last period. Kaya may nagsasabi nga na namura daw pala itong si Bishop after the game. At nagtampo nga daw siya dito kay Coach Tim dahil sa hindi nga daw nila pagkakaintindihan. Second game pa lang naman dokas talaga yun nito ni Bishop ha. Tapos ganun daw agad yung maririnig niya. Nasa adjusting period pa rin talaga siya. Dito nga si Bishop sa tingin ko mga ka-O-Sports. Nililinaw ko lang ito ay ayon lamang sa isang kuliglig. Ganun pa man, dapat mag-move on na nga ang Ginebra dito. Dahil isang game lang naman yan. May time pa sila mag-adjust sa susunod. Para ayusin nga yung game na yun. At dapat kung ano ang mga ayusin pa. Para sa ikakaganda ng laro nila next time. Sa second topic natin mga ka-O-Sports ay tungkol naman dito ay Keith Jimenez. Madami nga ang nag-aabang sa debut game niya dito sa PBA at hanggang saan napagbigyan nga siya para makapaglaro nga dito kontra Meralco Bolts. Medyo may iniinda daw kasi si Terrence Romeo at ayaw na daw niyang pilitin maglaro dahil baka mas lumala pa nga daw ito at naging rason pa yon na hindi na naman siya makapaglaro nga buong conference. Matagal pa naman daw inantay nga ni Romeo na makabalik dito sa liga. Kaya hanggat maaari ay ayaw niyang pwersahin ang katawan niya basta may naramdaman lang siya ng kahit konti na hindi nga maganda. Dahil nga doon, nabigyan nga ng chance na makapaglaro itong si Keith Jimenez sa second period at pinalitan niya nga ang kanyang idol. Hiyawan nga ang mga tao sa venue dahil crowd favorite nga rin ito at kilala sa social media si Jimenez. May magandang pinakita nga agad itong si Keith Jimenez sa unang possession niya. Matinding crossover ba naman kasi yun? Kaso hindi lang pumasok ang tira niya. Hanggang sa ayun nung fourth quarter, natamaan nga sa mukha itong si Jimenez ni Cliff Hodge sa isang possession at natumba nga si Jimenez after nun. Nung una nga akala ng PT ay parang natamaan lang siya sa mukha. Parang ordinary lang.
Pero di kalaunan, biglang lumalanga at namagana ng gusto ang mata ni Jimenez. Biro pa nga sa isang post ni Kip na parang sinapak daw siya ni Manny Pacquiao. Grabe nga kasi ang pamamagana ng mata niya. Parang ang nangyari nga ay na-welcome sa PBA agad itong si Kip Jimenez. Kaso lang sa hindi nga talaga sa magandang paraan. At naging cause pa nga ng pag-miss niya din ng games sa SMB. Sa ngayon, indefinite pa nga din ang status ni Jimenez dahil need niya pa din magpahinga at kailangan niya mag-antay ng go signal sa doktor kung kailan nga siya makakapaglaro ulit. Pero yun nga mga ka-sports, may nagsasabi na sinadya daw pala ni Hodge na saktan itong si Kit dahil baka maging sanhi pa nga daw ito ng run ng SMB kung sakasakali. Kilalang scorer daw kasi talaga itong si Jimenez. Kumbaga, inuunahan na nila para mabawasan daw ang key players ng SMB. Kaso nakuha pa din nga manalo ng San Miguel kahit nabawasan na sila ng mga players. Nililinaw ko lang, ayon lamang ito sa rumors. Hanggang dito lang muna tayo sa video na ito mga ka-O-Sports. Salamat sa panonood. Bye-bye!